Hello mga kaibigan, salamat sa pagpasyal dito sa aking channel, Benlock TV nga po. Gagawa po ako ng videos na mga ganito. Ayan, sayo. Patay ka. Tapos isa pa po. Ito, wala nga lang po sa akin ang mga brilyante. Nasa inkantanya po. Saka isa pa nga po ito. May naririnig ako. Itali. Diba yun? Wala na. Baka may isa pa. Yun. Yung mga ganong effect po. Sa Kinemaster. Chroma key po yun. So, gagawa po ako ng tutorial. Hanggang huli, panoorin nyo po ito. Benlock TV lang po. Salamat. A few moments later. Mga kaibigan, ito na po ang Kinemaster effect tutorial po. Gamit po ang chroma key ng Kinemaster. Tara po, panoorin na natin. Open po ang Kinemaster apps. New 16.9 ang open po natin na new. Open po ang media. Hanapin po ang original video. Click nyo po yon. Original video po. Ayan na po. Okay. I-play po natin yan. Hanapin natin yung magandang timing para ipasok po ang ating mga effect. I-off muna natin yung sound. Ayan po. Hanapin natin ang timing ng ating video kung saan ipapasok po ang effect ng chroma key. Kunin po natin export yung laser. Open ang chroma key. I-on. Ayan po yung laser. Tapos po i-adjust natin doon sa pinakadulo ng ating daliri. Ayan po. Tapat po natin yan. Medyo madetalye lang po yan. Kaya medyo matagal po. Check po natin yung haba nung ating galaw ng kamay. Susunod lang po natin yung laser na effect. Yan po, i-timing po natin yung haba ng seconds nya. Pag naitapat na po natin yung seconds nya, i-align na po natin yung effect natin sa pagbuga doon sa daliri. So, gagamitin po natin dyan yung susi. Yung parang susi po dito sa kaliwa. Ayun po. Katabi po ng delete. Ayun. Ayun na po. Tatapat ko na po siya. At pag-click natin yan, isusunod po natin yung pinakadulo ng dalira natin doon sa laser. Habang ina-adjust natin yung play, isusunod po natin siya. Paggalaw ng ating daliri. Ayan. Basta po yung naka drawing na parang susi po yan. I-click nyo yan. Tapos kung ano po yung dapat yung igalaw na image or video. Ayan. Susunod lang po natin yan. Medyo ma-detalye po talaga. Kailangan po talagang nakatapat po doon sa ating daliri para buhay na buhay po ang effect. Ayan. So, try po natin i-play. Ayun. Ayan. Kaya, kailangan po talaga madetalye para mas buhay po yung pagkaka-effect. Tapos, lagyan natin ang animation, fade out. Yung end animation, fade out po siya. So, adjust ko pa ulit yung susi, yung galaw ng aking daliri para kung saan siya mag-fade out. Yung start, ayan po yung start. Ayan, yung start, tapat ko po yung ano, parang spark. Diyan po magsisimula yung effect ng laser. Nakita nyo, sumunod po siya. Ayan.
medyo mabusisi po talaga at madetalye, kaya paulit-ulit po. At hanapin po natin yung monster. Ayan po. Ayan. Yan po yung gagamitin natin para sa aking laser. Diyan ko po gagamitin ang aking laser. Ayan. Adjust po natin sa cropping. Po. So, ganun din po, gagamit din po tayo ng effect na yon, yung pinakasusi, at igalaw-galaw po natin habang ina-adjust po yung video. Ayan. Tapos medyo parang galing siya sa malayo, palapit po dun sa akin. Ayan, ina-adjust ko po. So, i-adjust nyo lang kung ano yung gusto nyo yung adjustment, at itatiming nyo po sa pinaka-effect ng laser gun natin. Ayan. So, tinanggal ko rin po ang chroma key ng screen effect. Ayan. So, ulit-ulitin nyo lang po ang timing para makita ng inyong manonood kung maganda ang effect talaga. Dapat po tama-tama sa timing. Ayan. Parang malaking pani po yung na-dragon po yung monster na yan. So, adjust-adjust lang po kung saan ang magandang magiging effect ng ating monster. Ayun, fade out. Sa animation fade out po, yun, sa dulo ng ating in-insert na chroma key effect, dun po, yung dulo na may yellow, dun po natin itatapat yun. Fade out. Next po. And check po natin yung fade out. Pag fade out ng monster. Ayan. Ayan po, i-export ko po muna. Susunod ko ulit yung pangalawang effect. Medyo marami na po siyang effect, kaya hindi na po makapasok sa ating in-edit. So, ito po ulit. The second edit po. Hindi po kasi kaya ng Kinemaster na maraming patong. So, ulitin ko ulit. Ito po. So, review muna uli ng video. Ayan. Kung ano yung kulang natin. Ayan, tapos na natin yan. Yung monster na nilaser ko. So, papatungan ko pa ulit yan, na siya ay mag-explode. Ayan po, sasabog po siya. Bagyan po natin ng explosion effect. So, maki ulit. Green screen effect po ulit. Mag-download lang po tayo ng green effect explosion. So, para malagyan po yung mga inyong ini-edit. So, download lang po kayo. Nga pala, sa SnapLab po kayo magda-download ng video. So, i-download nyo po ang SnapLab or SnapTune. SnapTune na application po, yun nagda-download ng mga effect, movie, kung ano-ano pa po. Sounds, background music, for vlogging, dun po dina-download lahat. Ayan po, pinutol ko na kailangan maiksing explosion lang. Tapos lagyan po natin ng in animation o overall animation. Ayan po, ang ilagay ko is out animation fade. So magpe-fade lang po yung explosion. Ayan po. And susunod na po natin yung review po muna natin ulit para malinis po yung
magkaka-edit natin. Ayan, okay, susunod natin yung effect ng mga encantadya, ang mga brilyante nila. Ipasok na po natin yung effect ng green screen effect po na brilyante. Nga pala, wala palang brilyante yan dahil nasa mga diwata ang encantadya, mga brilyante. Baka magalit po sila. Joke lang po. Ayan, i-adjust po natin yung haba ng seconds ng effect ng nai-lag out. Ayan po, tapat natin yung pinaka start ng spawn natin. Effect ng magic po. I-adjust din natin. Gamit din po yun yung susi na nasa kaliwa po, na bilog na parang susi. Ayan po. I-adjust natin yung video. I-adjust din po natin yung pinaka effect natin. I-adjust yung video. Kung paano gumalaw yung video, susunod lang po natin yung ating effect. Para po buhay na buhay at sumasama doon sa gusto nating galaw, kung saan natin gustong i-effect yung ating screen effect. Yan, nakita niya po yun, susunod po siya pag ginamit. Ito naman po ang sunod nating video, yung tingnan niyo po sa original video. So para akong tanga na umarte, so wala naman, check niyo po yun. Review po muna ulit natin. Ayan, tinira ko na yung monster. Boom! Sabu! Tapos yan po. Spawn. Wala nga lang, brilyante nga. Nasa encantadya. Tapos ito po, yung parang siraulo lang ako. Na yuyuko bigla. Ilagay po muna natin layer yun ulit po na na-download natin, kaya ilalagay dito sa ating video na gamit ang chroma key, yung video na may flip screen screen effect po. Ayan, aeroplane po, aeroplane crash ang dinownload ko, na parang sa akin po siya bumagsak. Ayan, hanap po tayo ng magandang timing ulit sa pagyuko ko. Ayan, doon natin pinato. Okay, so yun, so yun lang po ang mga hints ding effect ng ating chroma key. So sana makatulong po sa mga bago at sa mga gustong mag edit ng video, gamit po ang Kinemaster. Mag-download po kayo. So marami rin po kayo makikita ang upload videos kung paano i-download po yung mga application na ito. I-search nyo lang po sa YT o kaya kay YouTube. So lalabas na po yan, and then doon may tutorial po paano i-download ang Kinemaster apps video editor po. So sana po nagustuhan niyo yung simpleng tutorial effect ni Ben Luke. At sa mga susunod na videos ko, sana po mag-comment kayo kung ano yung gusto niyo malaman, kung kaya ko pong i-tutor o gawin. Gagamitin ko para maipakita at magawa ng bagong video. Salamat po.